Yes, kasama niyo na po mula sa 101.1 Yes FM ang dalagitang tulog nung nagsabog ng katangkaran. Pero nalim po nga tanong inihagis. Ang kagandahan, ayun, nabiyayaan na si Lala, Lala Banderas. At syempre naririnig niyo na, tumatawa na sila eh. Kasama po natin ngayong araw na to. Alam niyo, sa totoo lang talaga nga naman, nauna pa to sa akin sa office. Sana tinime in niya na nga rin ako eh. Ako late siya, hindi. Nakakaya talaga sa akin. Please welcome mga kapwa, ang The Mike Bon Gang. Hello guys! Woohoo! Woohoo! We love you, Mike Bon Gang! Ang kulit eh, oh. Sila na po pumalakpak, sila pa nag-cheer. Hello po, welcome sa Yes FM. Welcome, hello. Ayan, pakilala naman tayo sa isa mga sir. Magandang hapon po. At ako po si Mike. Ako si Cholo. Ako si Jonathan. Ayan, bakit The Mike Bon Gang? TMBG. Yeah, TMBG. Mike Bon. Siya si Mike Bon. Hi, Mike Bon. Hi. Oh, this... Kami yung gang. Ah, kayo yung gang. O, di ba? Pero nakakatuwa kasi ginugol ko kayo. Kasi syempre, ayoko naman mapahiya. Nag-google ako. May sabi, nahanap ka na ba? Oh, more than 10 years of friendship pala ito. Yes. Oh. Kaming tatlo, pero silang dalawa, si Mike tsaka si Jonathan. Since college pa ba? College, talaga? 1990s. Pero huwag na natin. Okay lang. Wala naman po sa itsura na gano'n na sa katagal. O diba? Pero nakakatuwa kasi isa to sa mga friendship goals, diba? Mm. After how many years, you still got to have your own album. Mm-hmm. You know? So, paano po yung experience? Paano ba nagsimula na? Tara, gawa tayo ng album since pare-pareho tayo nag-jam, gano'n. Nagkaroon kami ng private event na isang event sa Tagaytay noong 2012. Tapos after nun, naisip namin ituloy yung banda kasi mm-hmm. parang lahat masaya naman eh. Mm-hmm. Hanggang sa naisip namin ilabas yung mga dating kanta na nasulat. Ayun, nag-come up kami ng album. Yan, o diba nakakatawa? Pero paano po talaga nag-end up itong album na to? Is this your debut album? Mm, yes. Yes, as a group. As a group. Yeah. Pero wala pa kayong mga single albums before? Wala pa? Si Mike, meron. Si Mike, si Sir Mike. Nag-acoustic pa rin. Nag-acoustic. Solo rin, meron. Anong album yan? Records to. Ako din mo may album, photo album na nga lang yung nag-come up. Yan. O diba? Pero how was the experience doing your first album as a trio? Ah, masaya. Grabe. Tsaka napakahirap ng process. Talaga? Kasi alam mo naman ang pagpuproduce ng kanta. Bawat isang kanta inaabot ng napakatagal. Mm-mm. Bago parang pagpapahinog lang ng isang bunga. Bunga, o. So, yun. So, hindi pwedeng pilit sa hinog, ganyan. Kailangan talaga binuburo. Gambong-gambonga. Yung ibang songs dyan, 2005 pa yun. Talaga? Kasi nung nabuo yung unang grupo namin nila, Mike, 2005, sinulat na yung mga ibang kanta. Tapos, kinuha namin si Cholo. Meron lang hindi magandang nangyari. Kaya, naghiwa-hiwalay muna kami. Nag-chill. Nagtrabaho siya. Talaga? Pumunta ng iba-iba muna ng banda. Tapos nag-come together na lang kayo for 2012. Wow! So, tell us more about your album. Ano bang ilang cuts ba to? Ano bang mga theme ng songs na to? Ayun, yung album, it has 10 original songs. Wow! Ayun, again, release ng GMA Records. Iba't ibang storya ng buhay. Merong tungkol sa pag-ibig, yun. Hiwalayan, pananampalataya, at tungkol sa pagkakaibigan. Marami, iba't iba. Actually, yun yung pinakamahirap sa proseso ng paggawa ng album eh. Mm-mm. Kailangan masaktan ka muna, mabasted. So, from own experiences ba ito mga to? Uh-oh. Yung mga tipong kahit malayo, isigaw, agos, slipping away. Pero ang hirap gumawa ng isang album na lahat original, no? Mm-hmm. One of the hardest thing to do. Siyempre, ang dami na po namin na-interview dito sa ESFM. Most of them, kahit pa paano, meron mga revivals eh. Mm. Pero ito talaga, original album, nakakatuwa. And I was listening to one of your songs na hindi ko alam na yun na pala yun. So, kanina, talaga napapakinggan ko yung Umaasa Pa Rin Ako. At natutuwa talaga ako sa kanya. Ang ganda ng pagkakanta. Sino sumulat ng Umaasa Pa Rin Ako? Ang ganda. Ang arte. Sarap pampasin ng CD. Pero, itong Umaasa Pa Rin Ako, saan mo hinugot to? Lahat may hugot eh. Saan to?
nasa CR ako niya nung naisip ko yung tono eh. Sana po pag nagsa-CR ako may ganito din. Tapos pag labas ko yun, humawak na ako ng gitara, dire-diretso na siya. Pero ito naman na hindi naman own experience. Ang umaasa pa rin ako. Mahirap parte na pag ako nagkwento eh. Baka may, kung saan ako dali na ito eh. May maibubo ko ba? Oo. Maibubo ko eh. O diba? Pero nakakatawa po yung ganitong song. Please invite them to buy your newest album, guys. Ngayon, iniimbitahan po namin ang lahat ng mga nakikinig ngayon. Bumili po ng aming album. Self-titled album po. The Mike Bond Gang. It has 10 original songs. At lahat makaka-relate kayo. Bilhin niyo po ang mga OPM dahil dyan po nakasalalay ang pag-asa ng bayan. Wow. Para sa ekonomiya pala to. Hashtag pala to. Sa mga musikero nakasalalay ang pag-asa. Kung magdudugtungan tayo mga sir, ayan, umaasa pa rin ako na blank. Ano idudugtong niyo? Maasa pa rin ako na bibili niyo yung album. Yeah. Go Sir Mike. Kay Sir Chola naman tayo. Umaasa pa rin ako na blank. Umaasa pa rin ako na, na? Wala naman akong pinag-aasahan. Oh, di ka umaasa sa kahit ano, sir? Kompleto na buhay ko. Wow! Oh, nakal- wow. Parang ayaw pumayag na Sir Jonathan. Oh, Sir Jonathan naman, umaasa pa rin ako na blank. Na magsasama-sama pa kami ng matagal. Oh, yun. Yun ang pinakamaganda na. Sige mo naman. Kiss one dyan. Ayan, at syempre, sa mga kapwa natin, alam naman natin hindi sila nakakaligtas without our favorite sample. At dahil nga naman ito'y pinakikinggan ko kanina, gusto ko po ma-LSS sa kantang to. Kaya pa-sample naman kami ng umaasa pa rin ako. 1, 2, 3 Ako, puso ko. Umaasa pa rin ako. Kailan kita mamahalin, kailan ako iibigin. Yay! Oh! Yun talaga yung bitin na pa-sample eh. Maraming salamat Sir Mike, Sir Chola, Sir Jonathan for being here sa Yes FM. At meron po ba kayong mga shows that you want to plug? Please do so. Yes, sa September 17 and 24, actually lahat ng Thursdays of September, nasa Kitchen 1B kami. Nasa Gamboa Street po to sa Makati. Then all Saturdays of September, we are at Pablo. Sa ground floor po yun ng Picasso Service Residences sa Leviste Street sa Makati din yan. Then on the 24th, meron kaming show sa Cable Car Tomas Morato. Yan. Please kayo, catch them. Yan. Ayan. At syempre, meron kayong mga social media networks. Invite them on Twitter, Instagram, and Facebook. Ayun. Meron kaming Facebook. Hanapin nyo lang The Mike Bond Gang. At ipopost po namin doon pati yung mga upcoming mall shows at yung mga events na paparating pa rin po. Ayan. Thank you po. Ayan. Sir Jonathan, ikaw na mag-invite last time na bilhin nilangin yung album. Sa lahat mo nang nakikinig ngayon, bilhin nyo po yung album namin, The Mike Bond Gang. Out na po siya ngayon sa record stores. Ayan. Saka sa, available na rin siya on digital download sa iTunes. Sa Amazon, Google Play, Deezer, libre siya sa Deezer, Guvera, sa Spotify. Sa Pag na. Thank you. Ayan, at syempre, bilhin niyo po ang kanilang new album, The Mike Bond Gang. At syempre, supportahan natin ang OPM. You have their Facebook sites, you have their gigs. Follow them. At kung gaano po sila kasaya sa personal, I'm sure doble niyan pag nagpe-perform sila. Kaya naman, supportahan natin ang OPM, supportahan natin ang The Mike Bond Gang. Ayan, at syempre, nakasama niyo po kasama ng mga singers at artista na talaga nga naman kagagaling sa personal. Kasama niyo pa rin ang nag-iisang labandera always on duty from Sundays to Fridays. Except lang po on Saturday kasi ang labandera may day off din. Dito lang po yan sa nag-iisa, walang kapantay. Ito ang Yes FM para hayahay!